Good day, brothers and sisters. This is Pastor Angelo Cantuba once again, and we are on our 23rd devotional recording. Una sa lahat, gusto ko lang humingi ng dispensa kung hindi ako nakapag-send ng recording kahapon. Nag-decide lang ako na tapusin ko muna yung editing ng bagong episode ng vlog natin na In Your Face para hindi ko na siya problemahin kasi medyo nagkaka-problema na ako sa application na ginagamit ko pang edit, lagi siya nagka-crash. So, nung medyo gumanda yung takbo niya, tinapos ko lang muna, no? So, I hope you understand. So, bago ang lahat, tayo munim na lang. Aming Ama, maraming po salamat sa araw na ito na kami po muli ay pinahintulutan nyo, makarinig ninyo yung salita. Dalangin po namin na patuloy nyo nga kaming samahan, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, na sa lahat ng aming maririnig ang iba yung katalinuhan, kaliwanagan ng isipan at ang kababaang puso at ng aming mga sarili, Panginoon, na mag-submit sa iyong salita ang patuloy pong igawad sa amin. Maraming po salamat sa iyong biyaya at sa pakikipisa ng iyong banal na espiritu na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan. Ito ang dalangin sa pangalan Jesus. Amen. Ang ngayong araw pong ito, ang teksto po natin ay makita natin sa unang Pedro, 1 Peter chapter 3. Connected po ito sa naging previous devotional natin sa sulat ni Santiago. Ito po ay co-continue natin in the context of how Christians should respond in suffering, or paano ba yung ating pagharap sa mga paghihirap, ano ba dapat ang ginagawa natin sa mga bagay na yun. So, babasahin ko lang po. 1 Peter chapter 3, verses 8 hanggang 18. Sabi po sa verse 8, "Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must keep peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit." Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ito pong text natin, no, ay sulat ni Pedro, at ang daming similarity, no, sa mga pinag-aralan natin kumpara sa sulat naman ni Santiago sa mananampalataya. Isa po doon yung audience ng sinulatan nila, no. Babasahin ko po muna yung 1 Peter chapter 1 verses 1 to verse 2. "Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood." Same po yung kumbaga yung tema nung pagkakapahayag ni Pedro kung para kanino ba itong sulat na ito. Mas detalyado lang po. Binanggit niya yung mga bansa, binanggit niya yung mga lugar na kung saan nandoon ang mga mananampalataya, at binanggit niya rin, inelaborate niya kung anong klase ang pananampalataya at kung anong gawa ng Panginoon sa pananampalataya ng mga mananampalataya. At ito po ay binasa natin para ma-establish muna natin kung ano ba yung dahilan bakit ito ay sinulat ni Pedro, yung chapter 3 verse 8 to 18.
maliliwanagan po tayo dito sa katotohanan na nangalat po sila hindi para mag-OFW o kung ano paman. Sa panahon pong ito, sila po ay persecuted na. The early church is already being persecuted. At naghanap po sila ng mga lugar kung saan sila makakatagpo ng kapayapaan. At bukod pa dun, dahil din ang mga apostol ay nangalat na rin po, nagmi-mission na sila, meron din mga lugar na kung saan hindi naman galing sa Jerusalem yung ibang nandoon, o hindi rin sila, kumbaga na diaspora o yung nalipat ng lugar, kundi iiba rin po ay convert doon na mismo sa lugar na kung saan pinuntahan ng mga apostol sa kanilang missionary work. So ito pong mga mananampalatay pong ito, they're not in the best situation. Karamihan po sa kanila ay napapersecute dahil nga hostile ang mga bansa na kanilang pinuntahan, mga lugar na kanilang tinirahan. Hindi lamang sa mga Hudyo na ayaw kay Kristo ang kalaban nila, kundi na rin po sa mga pagano na hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Ang dami pong persecution na kanilang kinakaharap. And some of them naman had a fair experience of prosperity and good life, no, sa perspektibo na hindi sila na-persecute, hindi sila naaapi, at sila ay magandang estado sa buhay. Pero ganun pa man, kahit ano pang sitwasyon na mananampalataya sa panahon na yun, siguradong meron pong mga paghihirap at pasakit silang dinanas. At ito po ay sinabi po ni Pedro sa verse 8, "Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble." Bakit po kaya merong word na ginamit na finally? Kasi po, kung babalikan po natin yung mga naunang chapter, ang pinakatema po ng Pedro, ng sulat ni Pedro, in-explain po niya kung ano po ang mga trabaho ng mga mananampalataya, kung ikaw ay asawang lalaki, asawang babae, anak, leader ng church, at isang mananampalataya na merong kumbaga nangangamuhan, at kung ano-ano pang mga sitwasyon sa buhay ng isang Kristiyano. At ito po ay pinaliwanag ni Pedro kung paano ba mamumuhay. Bakit po? Kasi po, dahil sila ay nasa isang ibang lugar, ibang bansa na kung saan hindi na lang mga Hudyo, na somehow ang mga Hudyo na kasama nila dati kumbaga merong sense of God, itong mga pagano pong ito ay kakaiba. Hindi sila kagaya ng Hudyo na merong tinatawag na Diyos at malapit po sa mga pananampalataya rin ng mga Kristiyano. Ngunit itong mga pagano pong ito ay hindi talaga po kumikilala sa Diyos ng Biblia at maging kay Kristo. Kaya po makikita po natin dito na ang pahayag po ni Pedro para pag-ingatin kung paano mamumuhay ang mga Kristiyano sa lugar ng mga pagano. Basahin ko po sa 1 Peter chapter 2. In verse 13, "Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as a supreme authority or to governors who are sent by him to punish who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people." Nakita po natin, ito po yung isang pagpapakita ni Pedro na tayo dapat ay mag-submit sa ating gobyerno, o sila ay mag-submit sa kanilang gobyerno na kung saan pagano ito, hindi kumikilala sa Diyos. Nakita natin dito na hindi nalintana ni Pedro kung anong klaseng government, pero kung anong tinatag na government, kailangan mag-submit. When it comes to doing right and wrong at pinagagawa na ng government yung isang bagay na illegal o hindi makadiyos, dapat na ang statement na ng isang mananampalataya nung panahon na yun is, "I would rather obey God than men." At yun po nangyari sa iba sa kanila. Gusto sa kanilang ipa-deny si Christ, and they refused and they were killed. They were na martyr po sila. And they are suffering. Nagsasuffer po sila dahil sa kanilang pananampalataya. Bukod po doon, kaya sinabi ko kanina, ang mga iba pong parte rin ng society, gaya ng pamilya, paano po ang mga Kristiyanong may asawa, ano po ang
ano po yung tagubilin, tagubilin ni Pedro sa mga taong may asawa na at ano pang mga alipin at kung ano-ano pang mga estado sa buhay. Isa lang po ang tema, submit, submit, submit. Submit to one another in love. At wag kumbaga unahin ang sarili, ngunit unahin ang kapwa. At sa ating pong pagsasubmit, no, tumarating sa pagkakataon na that we suffer inconveniences. Pero wala po ito sa sinabi, ay wala po itong sinabi, ma-inconveniences na sinabi kung para sa nangyari kay Kristo Jesus. Na siya po ay nag-suffer para bayaran ang ating mga kasalanan. So ano pong kailangan natin gawin? Ang paalala po dito ni Pedro sa verse 9, sa verse 8, love one another, be compassionate and humble. Mali nyo isa't isa, maging compassionate kayo, maging mapagpakumbaba. In verse 9, sabi, do not repay evil with evil or insult with insult. Maaaring ito po yung manggaling sa external people sa labas ng simbahan, meaning hindi sila Kristiyano, na sila insultuhin o sila kagalitan. Eh, paano kapag nanggagaling na sa mismong kapatid? Kung tagapunin ni Pablo, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Yun po ang tagubili ni Pablo. Huwag nating gagantihan ng masama ang masama. Ito po yung napakahirap gawin, lalo na kung ang nakataya ay ang iyong reputasyon o ang pansarili mong pride o ano pa man. Isa nakakagigil, gusto nating gumanti. Gusto nating makalamang, gusto nating makapatas. Pero kung sabi sa verse 10, for whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Ito po, no? Familiar doon sa mga nabanggit ni Santiago rin, na sinabi niya, be slow to speak, slow to get, be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. At ito naman po, yung dila pa rin po. It must refrain from evil, from deceitful speech. Bakit po? Pagkat ang laman ng puso natin, sinasalamin kung ano ang sinasabi natin. Out of the abundance of heart, the mouth speak. Kaya paalala ni Pedro sa verse 11, makikita natin dito, kinote niya actually ito sa Psalms, no? Sabi, they must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Tumalikod sa kasamaan at hanapin ang kapayapaan. For the eyes of the Lord are on the righteous and the ears are attentive to their prayer. The face of the Lord are against those who do evil. Kalaban po natin ang Diyos kung hindi tayo namumuhay sa katwiran, sa mga tamang gawa. Kung tayo ay lumalaban, for example, sa ating gobyerno, eh for sure, may problema tayo. And recently, yan po yung maugong na balita, no? Yung lalaki na allegedly may mental illness, pero siyang PTSD or post-traumatic disorder. Limutan ko yung sabihin ng S, PTSD. A stress disorder. Meron siyang car shock. At ano po nangyari? Ang sabi po ng mga pulis, eh, sila daw ay parang inangasan, sinigawan, at nag-escalate na nga yung pangyayari, at may balita nga na meron siyang dalang baril. At makita natin sa video kung napanood nyo, sabi doon, dapa, pinadadapa yung mama. Ano po nangyari? Anong naging ending? Sabi po sa verse 13, who is going to harm you if you are eager to do good? Sinong gustong manakit sa'yo? Sinong gustong pahama ka kung ginagawa mo yung tama? Ganun po yung nangyari sa dating sundalong namatay. Kung siya ay sumunod, kung siya ay nag-submit doon sa authority ng police, wala sanang problema. Kaso ito yung problema. Sabi ng mga tao, meron siyang mental illness. Sa madaling salita, wala siya sa tamang katinuan. Ngayon po, pag may mental illness, nandun na yung excuse ng batas din eh. Kung bawa siya ay nakapatay dahil sa kanyang mental illness, plead for ano yun, mental incapacity. Kaya pwedeng hindi siya ikulong, lalagay siya sa mental facility dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pero kung para sa mga mananampalataya noon na in-address ni Pablo, ay ni Pedro, alam nila ang kanilang ginagawa.
And if you do actively or proactively or voluntarily yung pagsuway sa salita ng Diyos, pagsuway sa batas ng tao, may problema. You will find trouble. Verse 14, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. At kahit pa tayo mag-suffer dahil sa paggawa ng mabuti, paggawa ng tama, kaya pinagpala pa rin tayo. Ngayon, yung mama na binaril dahil sa kanyang nagmamatigas at nag-akma pang bubunot ng baril, eh kung may laman man yon na baril o wala man, yung akmang bubunot ka, eh para yun pag-iimbita sa kapahamakan dahil nakatutok na yung baril sa'yo. At ganun din po sa mananampalataya. You must be ready to do what is good even if we suffer because we are blessed. Sabi sa 14b, do not fear for their threats. Do not be frightened. But in your hearts, revere Christ as Lord. Maging matakot sa mga sinasabi ni Pablo, sa mga pagano na nagtitreaten sa inyo, nangaaway sa inyo, kung may katatakutan kayo, kung may gagalahin kayo, ang Panginoon sa Kristo, ating Panginoon, ang ating katakutan. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their standard. Ano po sabi? Be prepared to give an answer. And as Christians, sa panahon nila Pedro, nung in-address niya itong mga mananampalataya na nangalat, wala silang ibang dapat inaatupad kundi ihanda ang kanilang mga sarili sa pagkakataon na sila ay ma-challenge sa kanilang pananampalataya. Wala silang panahon mag-TikTok kasi wala naman TikTok sa panahon na yun. Pero ang punto ko is, they are called to be productive in enriching their knowledge of who God is, knowledge of their faith, para sa pagdating ng panahon na sila ay makaharap ng pagkakataon, na sila ay tatanong ng question ni kanilang pananampalataya, mabibigyan nila ito ng mainam na pagsagot at mapagtatanggol nila ang kanilang pananampalataya. In verse 16, sabi po, verse 15b, but do this with gentleness and respect. Kung tayo man ay magtatanggol sa ating mga sarili, eh dapat may paggalang. Pagtatanggol natin ang politiko, nagmamalaki natin ang mga accomplishment ng ating mga politikong kakilala, or binabash din natin, dapat mas active tayo sa pag-prepare natin in answering for defense of our faith. Tayo po dapat ay kakitaan ng, sabi po dito, malinis na kaluluwa. Sabi, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Ano ba sabihin nun? Keeping a clear conscience. Nilinis tayo ng ating mga puso sa pamagitan ng salita ng Diyos. We evaluate ourselves. Are we doing good? And if we are doing good, even if we suffer, we have a clear conscience. We can sleep at night. Na alam natin na kahit tayo naparusahan or nahirapan, eh dahil yun sa paggawa ng tama. In verse 17, For it is better if it's God's will to suffer for doing good than for doing evil. Peter is telling the Christians, early Christians, if you would suffer, then suffer for doing good. Suffer for Christ. Kung makukulong ka sana ngayong panahon na ito, magkakahulihan lang. Sana makulong ka dahil sa mabuting ginawa mo. Dahil pinipersecute ka, dahil sa pananampalataya mo. Sana hindi dahil pasaway ka, dahil nakulong ka, dahil lumabag ka sa batas. If you suffer for doing what is good, then we are blessed. As I continue the verse, verse 18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. So kung meron sa ating maghihinam po, ako na nga gumagawa ng tama, ako pa napapahamak, tumulong na nga ako pa napahamak. Ano pong pangako dito? Ano po yung example dito ni Pedro?
ilang iba, hindi niya in-example ng sarili niya. He exampled Jesus Christ. Kasi Kristo nga nag-suffer for doing what is good. Ano pa kaya tayo? And if we will suffer because of doing evil, shame on us. We must repent. We must submit ourselves before the Lord. Resist the devil and he will flee from us. As I end this, sabi ko dito, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in spirit. That's the gospel. The reason why we can respond in suffering as the early Christians, that they persevered, they continued in faith, hindi sila nagre-reklamo, yung ginawa nila. They believed the finished work of Christ. Doon sila nakatingin. Christ suffered for us. At itong pag-suffer natin sa mundong ito, sana kung magsasuffer man tayo sa paggawa ng mabuti. And it is a blessing to us. Di ba nang mahirapan tayo dahil gumawa tayo ng mabuti kasi nahihirapan tayo dahil consequence ng ating mga kasalanan. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. Nawa ay we will pursue righteousness and holy living, and we will pursue the word of God as our daily bread. God bless you all. And again, hindi po ito pamalit sa inyong personal devotion. Supplement lang po ito. So, please continue to have your personal devotion and continue to pray. And pray for me and also pray for the ministry that we have and our church mates and our loved ones. God bless you. Tayo manalangin. Father, marami pong salamat. Dahil kayo'y mahabagin. Pinaintindi niyo sa aming Panginoon that a Christian life is not a Christian life if we don't suffer for doing what is good. If we will suffer, Lord, mangyari po nawa na hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pagsunod namin sa iyo. If we will be persecuted, hindi nawa dapat sa amin sa dahilan ng mga walang kakwenta-kwentang bagay, pero dahil Panginoon, kayo po ang dahilan ng pagmamahal namin sa iyo. Bakit kami na persecute, Panginoon? We pray na patuloy niyo kami palakasin, patatagin, continue to provide for the needs of your sons and daughters and keep them safe. And we thank you for your love, your mercy, and your grace. This we ask in your most precious name we pray. Amen. Amen. God bless you all.